Galak si Maria ang ina, ipinaglihing walang sala. Lubhang malinis sa tanang kababaihan, Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Ang bayan mo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang mga gawa. O Maria, ipanalangin mo kami sa harap mo'y sumasamo. Magalak si Maria ang ina, ipinaglihing walang sala. Lubhang malinis sa tanang kababaihan, Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang paglilihi kay Maria na pinanatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y papayapaan at sa lupa'y papayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagpupunikahan namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesus Kristo, Buktong Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, na
mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas tahasan, ikaw lamang o Espiristo ang Panginoon. Kasama na Espiritu Santo sa panahilahan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa paita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birhing ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" Nagtakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yun?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway,
binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang durdurog ng ulo mong iyan at ang sako niyang ikaw ang tutuklaw. Eba ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa ang gawin niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahanga hangang tunay. Sa sariling lakas niya at paglay na kabanalan, walang hirap ang natamo, iyaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwing na
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paglilihing walang sala kay Maria o ang Immaculate Conception. Mga kapatid, sa kapistahang ito, pinapaalala sa atin yung papel na ginampanan ng ating mahal na Birheng Maria. At lahat ng bagay tungkol kay Maria ay laging tumuturo at babagsak magtatapos sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng tungkol kay Maria ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkapanganak ni Maria sa anak ng Diyos ay tungkol sa pagiging tao ng Diyos at pinaglihing walang sala ang ating mahal na ina dahil ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero bakit nga ba pinaglihing walang sala ang ating mahal na Birheng Maria? Of course, para yun sa ating Panginoong Hesukristo para ihanda sa pagdating ng ating Panginoon dito sa mundo. Pero kung kaya ng Diyos na gawing ipaglihi na walang sala ang isang tao sa katauhan ni Maria, bakit sa kanya lang ginawa? Bakit hindi sa ating lahat? Bakit hindi nadamay si Mama Mary doon sa ginawang, doon sa kasalanan na nagawa ng ating mga magulang? Bakit hindi siya nagkaroon ng original sin, hindi katulad nating lahat? Of course, nangyari yon dahil sa misyon, dahil sa bukasyon, dahil sa calling ng ating mahal na ina. Ginawa yun ng Diyos sa ating mahal na birhen dahil sa misyon niya. At ang misyon na yon ay dalhin
ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan niya, naging tao ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi naman naging ina ng Diyos ang ating mahal na Birheng Maria, syempre, siya'y magiging ordinaryong tao lamang, magiging ordinaryong dalaga lamang. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo, si Mama Mary, ay syempre, walang karapatan o walang privilege na magkaroon ng veneration natin, ng pagpupugay natin. Pero paalala ang Immaculate Conception sa ating lahat na ang misyon ng ating mahal na Birheng Maria ay laging nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil natupad niya ang misyon na ito, siya ay naging panibagong Eva. Sa ating unang pagbasa, narinig natin tungkol sa pagkakamali, pagkakasala ng dating Eva. Pero kung papaanong sa kalayaan ng dating Eva, pumasok ang kasalanan, pumasok ang pagiging masuwayin, pumasok ang orihinal na kasalanan, sa panibagong Eva, sa katauhan ni Mama Mary, ganun din naman, sa kanyang kalayaan, ibinigay niya ang kanyang oo. Na kung papaanong yung dating Eva, yung unang Eva, ay sumuway, ang bagong Eva, ang ating mahal na ina, ay sumunod. Kung papaanong ang dating Eva ay humindi sa kanyang pagsuway, ang bagong Eva naman, sa kautauhan ng ating mahal na Birheng Maria, ay nagbigay ng kanyang oo. At paalala din sa atin ng kapistahan na ito, na ang Diyos ay may binigay sa ating misyon, lagi niya tayong iyahanda. Ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan para matupad ang misyon na iyon. Mga kapatid, isa sa mga naging misyon ng ating mahal na ina ay para dalhin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang para dalhin, pero para ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At inihanda ng Diyos ang ating mahal na Birhen, inihanda ang kanyang sinapupunan para maging tao ang ating Panginoong Diyos. At kasama doon, sa paghahandang yun, ay ipaglihi siya ng walang sala. Kaya kung ano man yung misyon natin sa buhay, kung ano man yung katayuan natin sa buhay, lagi nating tatandaan kung paanong inihanda ang ating mahal na Birheng Maria, ganun din naman. Kung ano man ang panawagan sa atin ng Diyos, kung ano man ang misyon natin sa buhay, lagi niya tayong inihanda at laging ibinibigay niya sa atin ang lahat ng ating kailangan. At kung paanong umuo ng buong puso at kalayaan sa misyon ni Mama Mary ang kanyang sarili, ganun din naman, inaanyayahan niya tayo, inaanyayahan tayo ng kapistahan ngayon at inaanyayahan tayo ng buhay ni Mama Mary. Nawa, magkaroon din tayo ng kalayaan at buong pusong pagtitiwala sa Diyos na ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating kailangan para matupad ang misyon na inaatang niya sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ay may katlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Siya, o sa ating pagpaparangal sa Kanya, sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at lumikha. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama naming lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo, upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang malakatinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagsagip mo sa kanya. Sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itunulot na masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya'y magluwal sa kanyang mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabig sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan, ang mahal na Birhen, ngay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga tukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa iyong piling sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi ng isang bantay. Dayungin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi ningap mong tiyakap. Salamat Maria sa iyong pagbisan sa bawat hapis, walhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Sa araw-araw na pag-usong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng mga ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na po Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection bukas, December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus.
Ang ating tapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector Parish Priest Quiapo Church. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 sa ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari tayong magtungo sa Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana, ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahi ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang inagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na birhen na siyang nagbibigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Inang sakdalis kami ay sa Diyos ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal, at kapayapaan itong sanlibutan. Ave.